Sa ibang balita, may paalala po ang Maynilad, mga kapuso, huwag po basta-bastang makikipag-transaksyon sa mga nagpapakilalang tauhan ng Maynilad. Katulad na lang ng mga lalaking nagpanggap na taga-Maynilad at nagtangkang kikilan ang aktres na si Glidel Mercado. Ang kanilang modus, alamin sa News to Go ni Tricia Zafra. Ito ang umano'y aktwal na kaliwaan ng 21,000 pesos sa pagitan ng aktres na si Glidel Mercado at isang lalaking nagpakilalang specialist daw sa Maynilad. Ang bayaran, napagkasunduan dahil natuklasan umano ng specialist na tampered ang metro ng tubig ng salon ng aktres. Bumaba pangaraw ang singil para sa penalty at pag-aayos ng metro na dapat daw ay nasa 97,000 pesos. Ang hindi alam ng lalaki, entrapment na pala ito na nauwi sa pag-aresto sa kanya. Kwento ng aktres, unang sinita ng lalaki at tatlong kasama niya ang metro ng kanyang salon nitong Biyernes. Pero wala siya, kaya nag-iwan sila ng cellphone number. Tinawagan niya ang lalaki, kaya bumalik. Duda na raw siya noon, kaya nakipag-ugnayan sa mga barangay official na tumawag na pala sa mga pulis. May mga barangay kagawad na akong tinawag na nag-post as my customer para ma-entrap na sila. So ibibigay ko din sa kanya yung pang ika 21,000. Nagulta na ako nung bigla niyang hinagi sa sahig. May mga pulis na pala na dumating. Nahaharap sa kasong robbery extortion si Leonardo Alonso Jr. na nakapiit ngayon sa Manila Police Station 3. Nakuha sa kanya ang isang peking ID na gamit ang alias na John Alfred Ortiz, Liabe, Metro ng Tubig, driver's license at lumang ID ng Maynilad. Dati raw siyang nagtatrabaho sa Naturang Water Company pero tapos na ang kanyang kontrata. Hinahanap naman ang isa pa niyang kasamang si Wilvo Regalves na nagpanggap daw bilang Edwin Vargas kay Glidel. Kinumpirma ng Maynilad na serviceman nila si Galvez pero isang buwan nang hindi nagre-report para sa trabaho. Inaalam ang pagkakakilanlan ng dalawang iba pa. Alam ko hindi lang ako niloko niyo, marami kayong nilokong ibang tao na hindi lang alam na talagang fake pala kayo na empleyado ng Maynilad. Payo ng Maynilad, huwag basta-basta makikipagtransaksyon sa mga nagpapakilalang tauhan nila. At kung may duda, tumawag sa hotline 1626. Tricia Zafra, GMA News.